Welcome po kayong makinig sa akin at manood sa aking programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na laging yung napapakinggan sa radyo araw-araw, Monday up to Friday, 7:30 to 8 sa DWBL 1242 kHz. Sa oras po na 7:30 to 8 yung umagang yon sa DWBL, lagi niyo po naririnig itong boses ko na ito. Sa akin pong FB account, yung mga nanonood sa, yung mga nakikinig sa radyo, pwede nyo akong bisitahin sa aking FB account sa Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo pong i-like yung Patnubay sa Kalusugan page at saka i-share ninyo sa mga kaibigan ninyo. Ganun din po sa aking YouTube channel. Meron akong YouTube channel, hanapin nyo yung Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe at saka po yung bell na nakikita nyo doon, para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At kung gusto nyong panoorin lahat ng aking lecture, ay dun po sa aking YouTube channel. Pero tandaan nyo, may iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao, kaya pinakamainam na magpakonsulta kayo sa doktor ninyo. Ngayon po ay meron tayong pandemic, yung COVID-19 pandemic. Alam niyo po ba, ito po yung tinatawag natin, itong coronavirus, tinatawag nating arthritis. Salip na arthritis, arthritis. Ibig sabihin arthritis, yon meron tayong problema sa buong mundo. Alam nyo, sabi, history repeat itself. Noong 1720, nagkaroon ng plague, 1720, pagkatapos po ng 100 years, 1820 naman, cholera naman. Ang maraming pumatay sa mga tao sa buong mundo, yung cholera, yun po yung taong 1820. Eh ngayon, bihira na lang ang cholera dahil ito ay meron na natuklasan na gamot, no? Ganon din ang coronavirus, dahil wala pang natutuklasan na gamot, maraming namamatay, pero pagdating ng panahon, wala na rin yan. Noong 1920, tandaan nyo po, 1920, another, after 100 years, 1920, Spanish flu naman, no? Pagkatapos ngayon, 2020, after 100 years, coronavirus. It seems that history repeat itself every 100 years, no? Coincidence po, no? Diba? Coincidence ba to? Itong 1720 plague, 1820 cholera, and outbreak nitong 1920, tapos ngayon po itong coronavirus na ito. Ito yung pandemic outbreak. Ngayon, ito po, sabi natin, itong coronavirus na to, nanggaling sa Wuhan, China. Sabi ng mga citizen, ito'y plague throughout the history starting noong 1720. Parang may pattern, di po ba? Itong coronavirus na COVID-19 na to, ito'y public health emergency. Meron pong nag-predict nito noong 1551, ayon po sa post ng Facebook. Ito po si Nostradamus. Ito pong si Nostradamus na to, mga 16th century pa to. Ito po isang French astrologer na si Michael de Nostradame. Ito ay commonly nire-repair na Nostradamus. Pinredict na niya noong 1551 itong coronavirus outbreak. Ito ay napredict na niya. Ang sabi niya doon sa kanyang prediction noong 1551, there will be a twin year. There will be a twin year. Di ba 2020, twin year yon? From which will arise a queen. Meron daw isang aalsa na isang reyna, itong corona. Who will come from the east? Nanggaling ito sa east, itong China. Who will spread a plague virus in the darkness of the eye of the night on a country with the seven hills? Yun po yung Italy. Ito po yung seven hills of Rome. Ang Rome is the capital of Italy. Yeah, from China, ito po yung nag-spread dito yung virus na to sa Italy. Ito daw po, it will transform the twilight of men into dust. Ibig sabihin nito, maraming mamamatay. To destroy and ruin the world. It will be the end of the world economy as you know it. Kaya economy, sabi niya, it will be the end of the world economy. As you know, alam natin, bumagsak ang yung stock market. No, maraming ngayon, maraming mga nalulugi. Si Nostradamus, na sabi din niya,
isang 16th century astrologer na predict din niya yung Great Fire of London in 1666. Ito po yung second day of September 1666. Isang bakery oven lang ang nag-ignite, nagkaroon ng fire. At ito pong Great Fire of London, 4 days nagtagal. Kaya ito'y na-rebuild from its ashes itong London na to. No September 11, 2001, inatak na mga terrorists, series of airline hijacking and suicide attack committed ng 2001 by 19 militant associated ng Islamic extremists, yung Al-Qaeda, at tinatarget nila United States. Ito'y terrorist attack. Ito rin po ay pinredict din ito itong Nostradamus na ito. Kaya ngayon, alam natin ito'y 1555 Book of Prophecies. Nangyari pa nung unang-una na predict na to itong mga nangyayari na ngayon, ano? Kaya over 3,000 people died sa attack doon sa dito sa 9/11 na tinatawag. Kaya po, yan ang mga nangyayari sa daigdig natin. Every 100 years ay merong nangyayaring kakaiba sa planet Earth natin. Bago tayo magpatuloy, paalala muna sa ating mga produkto, vitamin C. Ang vitamin C nagpapatas ng production ng infection-fighting white blood cells. Ito'y natural killer cell. Specifically, inactivate yung ating lymphocytes. Itong ating body's infection-fighting white blood cells, ito'y essential part ng immune system. Ang vitamin C na aking pinopromote sa inyo with rose hips, with citrus and bioflavonoid, meron silang potent antioxidant power. Ito po very harmful molecule, itong free radical, katulad ng COVID-19, nagkukose ito ng genesis and even death. Ang vitamin C ginagamit ng katawan, pandepensa dito sa free radical na to. Kaya ito pong vitamin C ay available to sa atin sa Patnubay sa Halusugan, sa Lagman Building. After ng lockdown, pwede kayong pumunta sa office natin sa Lagman Building. Pagbaba mo ng LRT, nandun lang po yon ang ating Lagman Building. Nasa second floor, meron tayong security guard. Doon na rin siya nakatira from 7 to 7. Nandun siya para pagbentahan kayo nitong ating product. Ang vitamin C na to ay 750 pesos po. 80 pieces po ang laman nito. Ang mga doctors at scientists, wala pa silang sure treatment or vaccine sa coronavirus epidemic. Meanwhile, ang coronavirus infection, ito'y kumalat ng napakabilis over the world. Pero wag daw tayo magpanik. The best way to prevent coronavirus infection is stay away from crowded places, no? Hindi mo mapigilan yan, nandyan yan. So, para hindi ka maapektuhan, stay away from crowded places. Huwag ka munang pumunta sa mga crowded place like sa mall, sabihin na natin sa mga theater. Iwasan daw munang sumakay ng eroplano, pumunta sa ibang bansa. Lalo na yung country na pupuntahan, may infected sila ng COVID-19. At sa public places, pag lumabas ka ng bahay, magsuot ka lagi ng face mask, no? Para ma-prevent ang coronavirus infection. Ngayon, beyond this simple measure, meron mga steps na dapat yung gawin para ma-prevent. Una, palakasin mo ang immune system mo, palakasin mo ang defense mechanism mo panlaban sa coronavirus. Anong pinaka-best natural immune system booster? Unang-una, alkaline diet. Ang coronavirus ay madali siyang mag-contagious, madaling ma-infect yung tao pag mababa ang kanyang immune system. Ang kanyang immune system kaya bumababa sa panlaban sa bacteria and virus dahil sa poor diet and stress. Kaya kailangan ng healthy food, no? Para ma-prevent mo ang coronavirus. Ang modern diet ay masyadong acidic, katulad ng soda, sugar, meat, animal product, coffee, alcohol, chemical loaded, and processed food. Nagki-create sila ng perfect environment for virus to develop and thrive.
Pero yung alkaline diet, nagkikreate no place for viruses and bacteria para magreproduce, nagpapalakas ng immune system itong mga alkaline diet, no? Yung ano po, ang kabaligtaran ng alkaline diet, acidic ang environment mo. Kaya ka naging acidic, ang kinakain mo ay panaging fast food. Ang alkaline food, ito po yung mga ano, mga prutas, gulay, yan. Fresh water, mag-inom ka ng mga juices like celery juice, mga fresh fruits like banana, grapes, berries, papaya, apple, pakuan, pineapple, cantaloupe, mango. Yan ang mga kakainin mo. Magkakain ka rin ng leafy green vegetable tulad ng lechugas, lettuce, spinach, talbos ng kamote, malunggay, mga fresh veggies like pepino, magkakain ka niyan, ha? Paalala muna po sa ating lecithin. Ang lecithin, ito yung nagbibigay sa atin ng natural source ng choline. Important role ito sa ating memory para ma-activate ang sluggish mind, mag-improve ang memory, para sa ganun maiwasan ang Alzheimer's disease and dementia. Ito pong lecithin na to, ito ay tumutulong para mag-produce ka ng neurotransmitter na acetylcholine. Ito po ay responsible sa memory storage and retrieval and effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng ating utak. Ang lecithin, nagpo-promote ng better concentration and memory and very beneficial to sa mga student and elderly at gusto ma-enhance ang memory skill. Ang utak natin, composition ng utak natin ay 30% lecithin. Kaya pagka kayo po ay para ma-boost ang ating immune system panlaban sa impesyon, sasabi po ni Dr. Michael Mosley, senior niya itong pampalakas ng immune system para bigyan mo ang katawan mo to fight coronavirus. Lumanghap ka ng sariwang hangin na ito'y pinuproduce ng mga puno at mga halaman. Ito po kasing fresh air mula sa puno, bumababa ang chance mo na magkaroon ka ng contact dito sa mga scary pollutant. Napag-aralan po natin ito mula nung tayo elementary student. Ang mga puno ay gumagamit ng photosynthesis para i-turn yung carbon dioxide into oxygen pagka tayo po ay lumalanghap. Ngayon, pagka tayo po ay maraming puno nakapaikot sa ating kapaligiran, tulad po dito po sa bahay namin, nakapaikot ako sa puno. Nasabi, pag marami kang 800, sabi nga maraming puno, mga 850 lives, nagpiprevent ka ng 670 cases na acute respiratory symptoms. Ayon po sa research sa Journal Environmental Pollution, ang mga puno ay nag-aalis ng pollution mula sa hangin. Magiging healthy ang baga mo, ayon sa research, yung fresh air na kine-create ng mga puno, ito'y beneficial ito sa ating baga. Sa mga syudad, wala nang halos puno, puno na ng puro building na matataas. Kaya ang daming pollution. Kaya para lumakas ang immune system mo, lumanghap ka ng fresh air nang galing sa iyong mga puno. Kaya magsimula tayong magtanim ng puno sa kapaligiran po natin. At saka isa pa, ang pampalakas ng ating immune system, yung exercise. Ang exercise, mayroong powerful effect sa ating immune system. Kaya the more you exercise, you have better, so you can fight off diseases, no? Or sickness. Tulad ako po, pagising ko sa umaga, inom ako ng 3 basong tubig, and then nag-spend ako ng 45 minutes na magpapapawis ako, mag-exercise ako. Doon po, dito po sa bahay ko, ay meron akong rooftop. Doon sa rooftop na yon ay fresh air, merong init ng araw, mag-exercise ako ng 45 minutes hanggang magpapawis. Bine-burn ko yung calories ko every day. Kasi yung pong exercise na to, pag meron kang enough na exercise, hindi ka madaling sipunin, trangkasuhin, hindi ka magkaroon ng infection. Kasi pag nag-exercise ka, ay ang sabi nga, kung magkasakit ka man, ito ay hindi magtatagal. Pero wag naman kayo mag-exercise ng sobra-sobra. Kasi yung intense workout, nakakasuppress din naman ang body's immune system. Lalo kang magkakasakit. Kasi nga po, ang pagka ikaw ay masyadong nag-exercise, masyadong kang napagod, tumataas yung cortisol, yung stress hormone mo.
nasusuppress ang immune system, kaya maraming immune cell mo, including the white blood cells, nagda-drop, bumababa after ng workout mo. Kaya madali kang sipunin, ubuhin, nananakit ang buong mong katawan. Kung mag-exercise ka, yung tama lang. Let's say in the morning, mga 30 to 45 minutes every day, o kaya kung di mo magawang every day, 4 times a week, okay na rin yon. Okay, paalala sa calcium, magnesium, with zinc. Ang calcium, magnesium, with zinc, ito'y tatlong essential mineral na makikita mo sa isang tableta. Ito'y maganda sa kalusugan ng ating buto, sa kalusugan ng ating utak, ng mga nerve, muscle, and cellular health, no? Ang calcium, magnesium, with zinc, ito'y combination, nagpo-provide ito ng health benefit, nagre-relieve ng depression, pang-iwas sa osteoporosis, at pampasarap ng tulog. Ito nga po, ang calcium, magnesium na to, nakakaregu, ito po sabi niya, ay nagbibuild, nagpapalakas ng ating buto at nagpapalakas ng ating cardiovascular system at mag-transmit ng nerve impulses. Nakaka-regulate ng muscle function, vascular contraction, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps, no? Ito'y napakahalaga for healthy immune system, tumutulong ang zinc para gumaling agad ang sugat mo at magkaroon ka ng proper sense of smell and taste, no? Available yan po sa atin sa ating Salagman Building, yung ating opisina. Merong mga natural way to protect yourself from coronavirus infection, spreading ito, nag-spread ito sa buong mundo, no? Para ma-prevent yan, sabi nga natin, ang coronavirus, COVID-19, public health emergency yan. Maraming mga doctors at mga scientists, wala pa silang sure treatment dito. Meanwhile, habang wala pang treatment dito, para hindi agad di mag-spread ito, huwag kayong mag-panic, ha? Gawin mo lang, inuulit ko po, ay mag-ingat ka. Tulad ng nasabi ko kanina, huwag mo nang mag-abroad, iwasan mo na yung crowded places, palagi kayo maglagay ng mask, at lagi kayo naghuhugas ng kamay, at isprayan nyo ng alcohol yung mga cellphone niyo at mga damit na sinuot nyo sa labas, huwag nyo ipapasok. Meron din pag-aaral, minsan yung coronavirus ay daladala ng ating mga sapatos. Kaya huwag nyo ipapasok ang inyong sapatos sa loob ng bahay. Iiwan, paarawin, linisin, no? Tandaan po natin, palakasin mo ang iyong immune mechanism panlaban sa coronavirus. At kailangan po nito, ay sabi, unang-unang tinitira ng coronavirus ang ating baga. Sa simula nito, ilalagnatin ka, ubuin ka, kakapusin ka ng hininga. Mag-aapir ito ng 2 days or lang 14 days, no? After ng exposure ng virus. Okay, paalala mo na sa ating Sanchera oil. Ito'y pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, luyang dilaw, ginger, luya, bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Subok na mabisa yan sa sakit ng ulo, sa sinisipon, sa sinusitis, sa tubo, pamamalat, may stiff neck, inakabag ka, ipahid mo to sa dibdib kung nahirapan kang huminga. Kung meron kang sinisikmure, pahid mo sa tiyan mo. Kung may dysmenorrhea ka sa puso mo, sa rheuma, arthritis, pulikat, varicose vein, pahid mo yan. Haplas mo yan sa masakit na bahagi ng iyong katawan. Patay na kuko, pampabuhay, patak mo yan sa mga kuko, kuto at lisa, pampatay, masas mo sa anit. Ito rin po yung mabisang panlaban sa kagat ng dengue, no? Okay? Yan po yung 350, 60 ml po yan. Ang virus ay sabi, meron devastating effect sa ating katawan, especially sa baga natin. During sa serious illness ito, pwede kang magkaroon ng severe lung damage kasi merong magli-leak na fluid sa maliliit na ugat ng asa blood vessel sa ating baga. Pagkatapos tong fluid na to makokolekta sa supot ng hangin ng ating baga, kaya nahirapan sa baga mag-transfer ng oxygen ang baga ng oxygen from the air to the blood, no? Kaya ginagawa po dito pag ikaw ay pasyente ng COVID-19, meron kayong supplemental oxygen and mechanical ventilation. Ang goal nito para makakuha ka ng oxygen sa iyong dugo. Ngayon, meron po ditong research na sa gawa. Ito'y research lang naman, no? At ito po'y ginawa ni Jacinta Bowler, March 19, 2020. Ito po yung result ng kanyang test.
Ito'y information about COVID-19. Ito po ay tungkol sa blood type. Yun daw po mga taong susceptible sa COVID-19 ayon sa kanilang pag-aaral. Ito'y Chinese researcher ito. Nag-focus siya sa 2,173 patient. Kumuha siya ng 2,173 patient na may COVID-19 sa tatlong hospital sa Wuhan at saka Shenzhen. Kanyang analysis sa kanyang data, pinakita yung type A na dugo. Yung pag ang, di ba, meron tayong type A, type AB, type B, type O, no? Ito pong pinakita nila doon sa research niya sa 2,173 patient na nagkaroon ng COVID-19. Sabi sa kanyang pag-aaral, yun daw pong higher risk na panganib na magkaroon ng COVID-19, yung type A, ayon sa research, inilagay niya sa papel. Significantly, sabi niya ganon, merong lower risk yung type O. Pag type O ka, lower ang panganib mo na magkaroon ka ng COVID-19. Pero pag type A ka, mataas ang panganib na madali kang mahawa nito. Ito yung sabi niya, ang normal population sa Wuhan, blood type distribution, 31% ay type A sa Wuhan. Kaya daming namatay doon. Kaya lahat daw, yung kanyang napag-aralan na 2,100 participants na patient na nagkaroon po ng ano, yung mga namatay, nakita nila, ang type nila ay type A, no? Pagkatapos, walang type O na apektuhan at ano daw po sa ang mga population sa Wuhan, ang distribution ng type A 31% sa mga tao, 24% type B, 9% AB, 34% type O. So ibig sabihin nito, ang pinakamahabang buhay ay type O, ang maikli ang buhay ang type A. Ito po yung kanilang ito yung mga percentage sa normal population doon sa mga virus nakita nila sa type blood type na mga tao. Pero hindi naman po ibig sabihin ito na porque ikaw ay type AB, type B, hindi ka magkakaroon. Ito ay ayon lang sa kanyang pag-aaral, no? Na malaki ang chance, pero ito mag-ingat ka na lang at limer silang research na nagawa. Kahit na ikaw ay type O, sabi, hindi naman malakas ang immune system ng type O sa COVID-19, eh mag-ingat ka din, di ba? Tapos yung type A, lalo mag-ingat. Paalala sa Super B Complex, ito ay combination ng essential B vitamins na po-provide ng katawan mo ng energy, na pi-prevent yung vitamins deficiency due to poor diet at iba pang may health condition. Lumalakas ang energy level mo. Kaya para lumakas ang immune system mo panlaban sa viral infection, mag-take ka ng Super B Complex para ma-boost ang overall energy level mo. Ang vitamins deficiency nagkukos ng chronic fatigue. Kaya ang vitamin B Complex, ito yung combination ng iba't ibang vitamins. They work together to support heart and nervous system. Nagpo-provide ng nourishment sa stressful ang buhay mo sa araw-araw. Okay? Nuulit ko, ang blood can be categorized in many way. Itong ABO blood group, ito po'y base, sabi nga ganon, sa sinasabi nila type A, type B, type O, type AB. Ako po, type AB ako. Kaya kapag ka type A ka, sabi, mag-ingat ka, karamihan ng type A, yun po daw ang nagiging ayon lang sa pag-aaral niya. Ayon lang naman sa pag-aaral niya, di ba? Kaya ito po'y nakita nila. Meron pa rin silang sinasabi, pagkatapos nagkaroon ng autopsy sa mga pasyenteng na namatay sa COVID-19, ito po naobserbahan nila. Sabi ng mga expert, no? Yung mga COVID patient na namatay, meron silang nakitang makapal na plema na bumara sa daanan ng hangin ng kanyang paghinga. Ang plemang ito ay madaling matuyo at tumigas at bumara sa dagusan ng hangin sa kanyang baga. Naging sanhi na lalo siyang mahirap huminga, ang pasyente nagiging dahilan ng kanilang pagkamatay.
Kaya kailangan daw mabuksan yung nagbabarang airway na yon para makapasok ang gamot, ngunit hindi ito madaling gawin. Bumibilang ng araw ito bago mangyari. So, bago umabot sa ganitong sitwasyon, itong mga nirerekomenda po ng mga manlaliksik, no? Una, ang sabi nga, ikaw ay uminom ng maraming tubig. Uminom ng tubig na mainit, no? Nanggagaling sa sabaw ng sinigang mo, sinabawang gulay, mainit na tubig, or hot tea. Mabuting uminom ka ng every 20 minutes para mabasa ang lalamunan mo. Sa ganitong paraan, mapunta yung virus doon sa tiyan mo, may posibilidad na mamatay ang virus dahil sa gastric juice or acid sa tiyan mo. Yan. At isa pa, magmumug ka, mag-gurgle ka ng antiseptic mouthwash tulad ng Listerine. Maaring kung wala kang ganon, haluan mo ng asin, suka o kalamansi, baking soda, yung pangmumug mo sa tubig. Gawin mo to araw-araw. Mas madaling gawin ito kasabay ng iyong buong pamilya, no? Ang virus ay maaaring dumikit at manirahan sa buhok at damit. Ito ay kayang patayin ng sabon, ngunit kung ikaw ay galing sa labas, mainam, huwag muna kayong umupo o humawak sa mga bagay pag-uwi sa bahay. Dumiretso kayo sa paliligo, o kaya yung kamay mo ay sprayan mo ng alcohol. Yung damit mo, sprayan mo ng alcohol. At kandi, idiretso mo sa labahan, o kaya kung may mainit na araw, ibilid mo muna ang damit mo sa arawan. Makatulong ito para mamatay ang virus. Linisin mo muna yung gamit mo, yung bag mo. Yan, sprayan mo siya. Cellphone mo, sprayan mo siya. Ganon. At saka iwasan mo humawak sa mga metallic surface, mga bakal-bakal, no? Mga escalator, elevator, mesa, doorknob, switch, gripo, lababo, refrigerator, susi, susian, cellphone, gadget. Mahihigay na i-disinfect mo muna yon. O kung galing ka sa labas, huwag ka muna humawak, anumang bagay, ugasan mo muna yung kamay mo. Kaya, pagbaba mo ng sasakyan, isprayan mo na agad yung kamay mo, yung katawan mo ng alcohol. No? Magdala ka lagi ng alcohol. Huwag kang manigarilyo. Ang madaling kapitan ng COVID-19 yung mga naninigarilyo. Tsaka ugali nyo laging maghugas ng kamay tuwing makalipas ng 20 minutes. Ang paghuhugas ng kamay dapat tumagal ng 20 minutes. Ayan, dapat bumubula yung sabon mo. Mas mainam yung antibacterial disinfecting soap. Kumain ka lagi ng prutas at gulay at maraming vitamin C, no? Iwasan magkaroon ng trangkaso dahil ito yung nagpapahina resistensya. Iwasan nyo ang malamig na pagkain tulad ng ice cream, soft drinks na malalamig, iwasan nyo. Kaya pag hindi maganda pakiramdam nyo, nararamdaman mo makati na lalamunan mo, mag-inom ka na kagad ng hot water. Magmumug ka na kagad ng tubig na may asin. Pag nag-aatching-aatching ka na, magpa-steam inhalation ka. Yung kumukulong tubig, langhapin mo na yan. Singhutin mo yan. Pagkatapos, ibabad mo na agad yung paa mo sa init na tubig na kayang tiisin. Pag tumaas ang body temperature mo, mabilis mamatay yung virus na yan. Tapos, mag-take an activated charcoal. It's an effective natural remedy, home treatment sa digestive problem mo, sa food poisoning, diarrhea, kabag, sinisigmura, dighay, maasim na sigmura, may bad breath ka, para maiwasan ng tetano o impression sa sugat o kagat ng rabies o kalmot ng pusa, kung meron kang pigsa, ay maghugas ka kagad ng tubig at sabon, lagyan mo din siya ng agwaksinada or alcohol or betadine, tapos yung sugat, pwede mong takpan niya ng charcoal powder. Ang charcoal natin magandang mag-neutralize. Nagtatanggal ito ng poison sa ating katawan. Nagtatanggal ng toxin at bakterya. Ito po ay natatanggal sa ating. Kung lasing na lasing ka, pangtanggal ng alak sa katawan, inom ka ng activated. Yung overdose sa gamot, very effective po ang activated charcoal. Okay? Kaya inuulit ko po, lagi po kayong ugaliin nyo pong makinig kung kayo po nakikinig sa radyo sa umaga sa DWBL 7:30 to 8 Monday up to Friday, DWBL 1242 kHz, Patnubay sa Kalusugan sa aking FB account. Panoorin nyo ako ang aking FB account, Patnubay sa Kalusugan.
i-click nyo po yung like at saka share. Hanapin nyo rin ako sa aking YouTube channel. Ang ano po, pangalan ko ay Rose Alfonso sa YouTube, para ma-notify kayo sa aking mga bagong video, para mapanood nyo lahat yung aking lecture. Alam mo, ang coronavirus epidemic comes with a spiritual lesson for all of us. Merong spiritual lesson ang coronavirus sa ating lahat. Kaya, i-shift mo sa positive, hindi lahat negative. Thinking positively will not only benefit you, pero sabi niyang ganon, i-focus mo yung positive and gratitude, yung bigger picture dito sa COVID-19 na to. Una, dag, hindi kayo makita sa loob ng bahay. Ang mga anak nyo, hindi kayo halos nakikita. Maaga lang, nagtatrabaho na. Gabi, dumarating, tulog na ang mga bata. Positive nito, nakikita na kayo ng anak nyo. Nagkikitaan na kayo, nag-uusap na kayo. At itong time para magbasa ka ng libro, magbasa ka ng Bible. Yan. Marami kang time para makinig sa akin, manood ng aking YouTube. Diba? Marami kayo natututuhan. At matuto kayo makinig. At saka rested ang body mo. Dati, pagod na pagod ka. Hindi mo alam kung paano ka. Maraming namamatay sa sobrang pagod. Ngayon, rested ka. At saka may time kayong mag-exercise. Dati, wala kayong time mag-exercise. So, may time na kayong mag-exercise sa loob ng 24 hours. Nakakainip sa loob ng bahay mo. I-budget mo yung oras. 8 hours na matulog ka. Tapos, 8 hours na gawin mo yung activities like exercise. Kung magaling kang magpainting, magpainting ka. Kung magaling kang magpiano, magpiano ka, umawit ka. Ano man ang talent mo sa music, mag-aral ka ng mga bagong, ano nga, learn new things. Pwede kang mag-meditate, pwede kang mag-pray ngayon, talk to God. Kung wala kang time makipag-usap sa Diyos, this is the time to talk to God. Begin to think differently. Tulad ako ngayon, marami akong plano bago dumating ang COVID-19. Pero nabago lahat 'yon. Sabi ko, after this, ito na ang gagawin ko. Made new choices, new dreams, new vision, created a new way of living, no? Kaya alam niyo po ba ang sabi, the people healed the earth. Ang sabi pong ganon, ang ito po kasing COVID-19 completely healed the earth as they were healed, no? Nakita nila sa pag-aaral ay ang ozone layer na nagpo-protect sa radiation ng sunlight ay kumapal ang protection natin sa radiation dahil nawala ng pollution. Kaya pagka merong ganitong tong COVID-19 pandemic, it healed the world. Nabawasan ang pollution. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14 pilang pagwawakas, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Kung ang aking bayan na tinatawag na sa pamagitan ng aking pangalan, magpapakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang lakad, akin din didinggin sa langit, papatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Yan po ang salita ng Panginoon. Nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang gumabay sa atin sa araw-araw.